Pwede pa yan. Eh, yung prank cable niya. Ganito, kaya mo. Ito, hindi mo kaya alam. Alin na, kaya. Kaya. Ano mo ba gagawin? Hundarin din yan, pre. Hundarin yan. Ha? Hundarin yan. Hindi, mas madali nga makakala niyan din eh. Matil lang panggalin yan. Nagagawin sa atin yan eh. Ano kang depresyon yan? Alin na? Sobrang tigas ang depresyon niya, pre. Tumigas? Pagkakatigas? Ay, hindi naman ano yan. Hindi na maikat. Hindi, naikot naman siya. Matigas nga lang nang gagawin siya. Parang yung rocker arm siya, pre. Parang ang ganit ng... Kung sa motor, ang ganit pa dyan ba? Parang pumapaltek. Pero naikot? Oo, naikot. Nalubog din yan, di ba? Hindi. Ayun, nalubog ito. Wala, nalubog yan. Pero matagal na naka-stuck din, pre. Ay, di ba? Hindi ano yan. Hindi sa... Walang problema sa rocker... Sa... Ano yan? Rocker arm. Walang problema doon. Ah, may problema dyan. Sigurado ako, mga bearing yan. Maganit. Kaya matigas. Hindi, nabalik siya. Hindi naman matigas na ako eh. Ah, hindi ba? Mas sobrang tigas lang niya. Parang ano siya, pag niyo yung mga ganyan, agawang ka agad sa atin. Ah, di maganda kompresyon ng pagkaganyan. Oo, nga nangagawin mo. Eh, dapat daw, babawasan daw talaga yun. Pero kung ito'y naikot, madali lang ito. Ibig sabihin, kung nangaagaw, sobrang taas lang ng clearance ng barbula na rin. Ano nang ginawa dyan siya? Tingnan mo lang, bro, kung ano, pasukan na eh. Ba't ka tigas sa... Hindi nga ilang tumigas yan. Ha? Hindi mo nang tingin sa... Katigas siya? Hindi nga ilang tumigas siya. Ayun na siya. Yun, nasa yado eh. Oo, igawa ng kalawang. Ah... Kalawang lang eh. Eh, ba't... Bakit ko ganyan, sayad? Hindi man dati sayad yan. Na-adjust naman na. Pero dapat hindi sayad ta, na may clearance to, dapat konti. Bago na yan pag... Pag nagawa mo na rin. Madali lang ho yan. Mas madali yan kaysa din eh. Ari magamit yan. Ari pa din yung ari pa. Ari ba? Ang problema nito. Ang CDA nito yun. Ito. Yung mga plate tanggalin nyo, alam nyo ba kung saan nyo nakalala? Ito pre, yung mga switch nito. Ito ang sigurado ako. Wala na yan. Oo, hindi, bibili na lang ganyan. Hindi, ito pre, i-rewiring na lang ulit. Eh, kaya hindi na ito gagana na. Bibili na rin ang ganito. Ito, pwede pa ito. Pwede pa ito, sayang ito. Gagana kaya ito? Oo, basag-basag na yan. Ang hindi lang gagana dyan, may mga switch. Pero nung ano, inahon nyo, na-try nyo padyakan. Ay, hindi pa. Ano, kinalawang na ito. Pero ano pre, nakambyo pa naman siya pre. Nakaw. Tumigas. Dapat pre, napadyakan na. Oo. Tara dito pre, ilusot natin dito para... Hindi, okay lang. Huwag na natin, iikutin ko na lang, meron sa gamit. Ayan pala yung lumubog sa baha. Walang picture eh, hiniram sa akin ni Kuya Paulito ito eh. Hiniram niya sa akin to para daw mabibidyohan niya pagkuha ng pag-ahon. Ayan nangyari naman. Hindi na namin truck. Ha? Truck. Nasaan? Ito, yung nila ng truck. Ah, para lang mayakyat? Ang bubong nito yung nandun pa sa tubig. Ah, hindi na nakuha. Putol na eh. Pero ito, under naman to. Ang kailangan lang malinis dito, yung piston. Pero ito, kung mapapaikot natin, magkakaroon ng compression, hindi na kailangan linisin. Kailangan lang sa basain ng langis para hindi mababara ng ayos. Nasaan ang kilikilig mabantot? Ikutin natin dito mga ka-RPM, tapos to tatanggalin natin. Ito sigurado ako, pagka madumi na o hindi natanggal yung mga butas-butas niya, jettings niya, palitan na lang. Mura lang naman yan. Sa mga bearing yan. Yan, nakaw, ano na yan, palit. Oo, pati nga yung sa mga manubela, binakwas na namin para kapalitan na. Ah, may panti MX lang yan. 150 lang yung bearing niya, huwag kayong bibili ng nakil. Ang bibili niyo yung bearing talaga. Yung bilog-bilog. Ayun, nakil kasi parang oblong. Ang nakil, pre, yung mahaba, parang stick, yung mahaba. Pangit yun, malakas makadurog. Bukas! Tingnan muna natin yung makina. Saan ba nilagay yan? Kung maikot. Dito na lang siguro, pre. Diyan yan. Dito na lang, parang hindi magdumi. Dito. Ang makina? Oo. Hindi ba pwedeng hiramin natin yung upuan na yan? Pwede. Ta, buhatin natin. Pati upo mag-ibig. Patang upuan pa rin dapat kabigat. Ano na upuan? Ito yung binaklas ko na makina na lumbog sa baha. Tricycle na natin, Army. Pero ang nagbaklas-baklas niyan, sinadya nila.
Pero pagdating sa makina na to, ako nang humugot niyan para makita namin kung nasira ba ang connecting rod niya at yung pangilalim, tsaka para madrain din yung laman na tubig. Tapos sa carburetor, bali sinintensyahan ko na siya na palitan kasi ilang araw siyang nasa ilalim ng tubig dagat, kaya alat nga yun na, alat, kaya kailangan talaga palitan. So ngayon mga ka-RPM, itong ginagawa namin, bubuuin namin to. At ang makinang to guys ay may similarity sa makina ng TMX-155. Iba lang yung bore niya kasi ang bore nito ay 62, laki ng piston niya guys. Yung piston niya 62mm. Ang sa 155 na TMX ay 59 lang, at saka yung mga RUSI natin na lumalabas ay kadalasan 59. Pero may mga nalabas ngayon na puro 62 na. Madaya to, madaya. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano mangyayari kapag nabuo natin yung makina. Unti-unti. So ngayon kakabit ko muna itong, bubuuin ko muna itong kanyang cylinder head. Dahil pinalitan namin sila ng, pinalitan ko siya ng bulb. Dahil ang bulb niya ay buti na rin nabuksan. Matalas na ang gilid. Yan, ito yung madalas na nangyayari sa intake bulb natin kapag sobrang tigas ng springs. Eh dito, hindi po pwede na malambot ang spring kasi gumagamit lang to ng push rod. Hindi siya timing chain. Kaya yung ikot niya, kailangan itutulak talaga siya ng spring para bumalik yung rod. At guys, mga nagtatanong nga pala, ano, di ba madalas na nagiging problema natin yung namamatayan tayo, mahirap andarin. Ito na yun, madalas. Itong ganito nangyayari sa bulb natin. Na, tsaka ito, matakaw, i-tune up. Kachu-tune up mo pa lang, ilang araw lang, wala na. Balik na ulit sa dati. Ganun yan ang pag nauubos yung gilid. Tumatalas. Okay na, mga ka-RPM. Ano, napaandar rin namin. Pero hindi pa siya natakbo, pero madali na yun, patatakbo yun. Importante na pandar. As of now, oh. Ang pahin mong ginamit namin bayan. Sa kayo mga RPM, okay naman. At yun, lalagyan na lang namin ang mga gulong para pansamantala magamit. Yung tanke niya, ay so kaya upo na ito, wala na rin. Wala na yun. Ay, pare, pakita mo ito. Saka. Ay, tama. Alin? Ay! Ang tangin na ito, puro kalauhan. Ito mo nang upo na gagamitin natin. Pwede pa to. Oo. Oh. Ayan, babatong. Hayop ka. Dami mong alam. Buhay na naman ang isip mo. Nandiyan. At saka sa mga pangalan guys, wala na pala itong upuan at saka tangke. Inanod nung ba? Ayaw ka. Mali ang gasket. Mali. Hindi na lang muling. Naku, TMX. Mali. Yung gasket na nabili, mali. TMX dapat. May listahan ako nun eh. Kaya nga. Ay, hindi na kabilin tatay. Ang miligay ko ay sa malistahan ano, ko. Starex. Oo, hindi, ano. CG. Oo, kasi wala, sabi daw price lang daw yun ng ano. Ay! Sa kayo bumili? Hindi ako lang bumili sa loob. Ay, gabang bumili? Nang sa loob mo lang binili? Hindi, pang CG yan, ibang TMX. Maliari. Oo. Andito ah. Gasket, ano? CG150. Pag CG150, may starter yun eh, sama starter. Pag TMX, ibang TMX. Hindi babalik natin yun. May babalik naman natin. Pang CG. CG, Starex, mga RUSI. Isa yan. Nilagay ko CG para ito yung kilala eh. Kilala na... Pag... Ayan, sala. Maliho are. Pang TMX to eh. Nasira ba ang gasket? Sira ho ang gasket. Hindi gawa ng bagong bukas lang to eh. Kapit na kapit. Tigas pa. CG. Galing mo ka na yan. Alin na? Yung cup na yan. Ito? Hindi yun. Ang dami nung kaparehas. CG, Starex, RUSI 150. Isa yan? Hindi. Alay.
Pagka wala sila, idea mo na, gagawa na lang tayo ng folder. Papolderan ko na lang pag wala. Tama, stator. Ito guys, ang pinabili ko, stator. Gawa ng, nagluko yung stator niya yung dati. Wala yung luma. Malalaman nyo yun mga ka-RPM kapag halimbawa nagtetesting ka ng kuryente. Yung lumalabas na kuryente sa pagitan niya ay halos gakarayom lang na napakanipis. Talagang medyo ma-orange siya, hindi siya ma-blue. What's up guys? Ngayon ay day... Pakailang araw na ba yun? Day 4 yata, last ako. Kinonvert ko na lang siya dito sa CDI ng Wave. XRM, ng Wave, na madalas kong ginagawa sa mga gumagamit ng primary coil. Kasi ito, primary coil naman talaga itong ganitong motor eh. Iba lang style lang talaga yung CDI niya pang TMX. Meron ako dito ng dalawang wire. Itong wire na ito ay pang clutch. Sa kadalasan hindi mo siya mapupush button hanggat hindi mo pinipisil ang clutch. Ngayon, ang gagawin natin, irerekta na lang natin kasi wala na akong sakit. Kung nakikita niyo to mga ka-RPM, itong wire na to na green na merong red. Itong wire na to ay papunta ng starter relay. So yung pinaka-ground niya, no. Pero okay lang naman yan kahit magkabaliktad yung yellow na may red tsaka green na may red. Ngayon, itong isa, iduduktong natin sa ground. Body ground o kaya hanap tayo ng libre na suksukan na ground tulad nito. Green na ground lang siya. Pang flasher to pero meron pa ditong isa. Hindi ko pa alam kung saan nakasusok niya, nahanapin pa natin. Pwede natin isuksok siya dyan. Ngayon guys, hawak ko ngayon itong ginawa naming starter. Ang starter na ginamit ko ay pang Rider 150. Pati ito, yan, co-convert ko siya, Rider 150. Kasi mas maluwan to gamitin guys. Ang kagandahan nito, ito kasi yung throttle niya, nasa loob na rin yung sa hand grip. Magkasama, kaya ito na rin ang ginawa ko para nasa loob din yung grip. Ngayon, pag naka-on na siya, pwede mo na siyang i-start. Hindi mo na kailangan pisilin ang clutch. May start pa na siya. Yo, what's up guys? Magandang hapon sa inyong lahat. At ito na yung last day na nagawa tayo ng motor kay Kuya Mar, yung mga ginawa natin na makina. Tulad itong motor na to. Yung makina na itong grass cutter na extra to, nagawa din natin. Ma-under na yan. Itong isa, hindi lang guys, gawa ng kanina na pa-under namin. Kaso, yung carburetor niya, sadyang may problema na. Pero yung sakit niya na nang-aagaw, wala na. Natanggal ko na. Oh, lakas na compression. Yan. Ngayon, ang papalitan na lang muna daw dito kasi ito talaga may problema na. Tulad niya, naputol yung kanyang ere. Kaya kailangan nating palitan talaga. Kung ipapabaklas natin, magkano babayaran? 400, 500, palitan na lang ng bago. Tsaka madumi na rin sigurado yung mga butas niya. Hindi ko na rin matanggal yung jettings. Basta ito, okay na to guys. Napa-under namin siya kanina, kaya lang hindi agad siya nagtuloy. Pumalya. Hanggang dito na lang mga ka-RPM. Syempre salamat na marami sa mga nanood ng ating vlog. Ilang araw din yun, medyo napagod din ako. Marami tayong pinagkakaabalahan, ginagawa. Hindi naman lang dito. Tulad nitong nakaraan, kumuha ako ng ID, national ID. Kaya tsaka sinamahan ko rin si Mrs. Putol-putol yung gawa natin, kaya medyo natagalan. Yun lang guys, salamat ang marami. Peace out.